just to find a way to you till then. I've been running from it, tired of running from it, scared of feeling something. Now I'm stuck and trying to get up out of this hole. I tried to be strong, I tried to make it work, but I've been feeling too numb. So welcome to another tutorial on how I film the milk tea bottle. Wala pa. Ubus mo? So, andito ngayon yung pamangkin ko para ishoot ang tutorial na to kasi pinabantay sa akin and kailangan ko rin magawa to. So, andito muna siya para tumulong sa ating tutorial. Tama ba? Tama. So ito ay step by step na ginawa ko. Meron rin ako ipapakita ang behind the scenes sa B-roll na to. So stay tuned hanggang sa uli. Sana may makuha kayong mga knowledge. At saka sasabihin ko rin sa inyo kung ano yung mga... At saka sasabihin ko rin sa inyo yung mistakes ko yung nag-shoot ako nito. So let's go! Una sa lahat, ang pinakauna kong ginawa is maghanap na music para sa brand na ito kasi yung music is yung foundation natin para sa commercial na to. And kailangan bagay rin music sa branding at sa shot na yan. Tapos kapag nakahanap ka na ng music, ang pangalawa mong gagawin is to play it over and over again hanggang ma-visualize mo na yung nakakuha mo yung final output ng video na yan sa mind mo lang. Na-imagine mo na yung katapusan ng video na yan. Visualize your edit before you're gonna shoot. Para madali lang. Second, ilalabas ko ang papel ko para i-take note lahat ng mga gagawa tayo ng shot list. Para madali lang tayo mag-direct at kung ano yung kailangang i-shoot agad sa mismong setup. Kasi kailangan hindi tayo nagsasayang ng oras kasi hindi lang naman oras ko yung ginagamit. Kumbaga oras din ng mga yung may-ari, staff, assistant. Para mabilis, kailangan may shot list ka na. Expand this, kailangan mo pakinggan yung music and take note of the beats. Snare, subtle beats, tapos doon natin ilalagay yung shot list. Imamatch natin para on point yung video natin na gagawin. Kailangan talagang tumatama yung music kapag nagda-transition, nagka-cut yung video, ganun. Third is to shot your shot list. Didirect mo na sila. Sometimes things may not work as planned, kaya gagawa ka ng paraan para para ongoing pa rin yung shot mo, para may flow pa rin harmony pa rin yung team nyo. Ang kasi ang nalaman kong mali ko is yung lightings. Hindi kasi ako handa sa lightings. Ang ginamit ko ng lightings is yung portable, dalawang portable na to. Wala talaga ako yung studio lights, kaya medyo harsh yung light, tapos may ma-shadowy, which is a big no pag mga photography o videography. Tapos yun yung ginamit ko, yung lamp. So parang gumagawa ka ng paraan para ongoing pa rin pero okay pa rin ang kinalabasan. Hinawakawa ka namin yung lights, ganun. Makikita yan dito sa behind the scenes. So guys, ito pala yung behind the scene. Hindi, may community. parang ganun to. Tapos sila, Miss June, may ari ng shop, si ate, tapos si Gary, nag-assist din. Ayan. So ito yung behind the scenes, may kita lang natin. So kung may naku
So to recap this, ang pinakamahalaga lang na makukuha nyo dito sa video na to is to be ready. Meron dapat kayong shot list, okay na yung music, okay na kayo ni client, kung ano yung pinag-usapan nyo, kung saan mag-shoot, rehearsal dapat sa utak mo yung shoot mo, ayos na yung lights, kasi lights ang pinakamahalaga, which is nagkamali ako dun, pero nagawa pa rin na paraan. Pero yung lights ang pinakamahalaga, yung mga kailangan, like yung shot list mo, kailangan nandun lahat, kasi mamaya kulang pala yung ano materials na ano, sayang na naman yung oras. Kaya kailangan handa lahat. Strict kayo sa oras. Sinusunod niyo yung shot list, sinusunod niyo yung plan. Kung may mga unexpected things o kaya may mga mali sa mga materials, equipment, ganun. Kailangan gawa tayo ng paraan, baguhin natin yung shot list kung kailangan. 'Di ba? Lastly, bago kayo mag-shoot either photo or video, kung all around ka man sa pag-video, ikaw na sa lights, ikaw na sa video, ikaw na sa editing, always visualize the output. Kaya yung sa first step is to play the music and over again, kasi para pumasok yung mga ideas sa ano, isipan mo. Ayan, mabilis na lang yung flow. Magpapaalam na tayo, ah. Magbababay na tayo. So that's it guys, kung may natutunan kayo, i-share nyo ulit sa mga kaibigan nyo may kailangan sa nagsisimula sa ganito, like B-Rolls. So ayun lang, invite your friends to the community. Promise ko na marami kayong matutunan. Like kung ano yung natutunan ko, ituturo ko agad dito. It takes time kasi may nasikarsi rin akong business. Ito is like more on hobby, di ba? Yes. Ako? Hindi, ikaw. Yan. Ako. Ikaw ang ako? Dawa tayo? Bakit? Hindi ko rin. Okay. Bye-bye. Takpan mo yung lens. Lens? Takpan mo yan. Yan? Hindi yan. Ano? Yan. Hindi yan. Ito. Takpan mo yan. Yan? Ayan. Sige. Hindi, ang lens na. Igan mo. Ganun lang. Ganyan. Bye-bye. Yan. Galing ah. I tried to be strong, I tried to make it work, but I've been